natin. Mm-hmm. Meron akong best friend na ngayon lang nag-out sa akin na gay siya. Mm-hmm. Wala namang nagbago sa closeness namin kasi tanggap ko siya. Best friend lang? Oo. Kaso itong girlfriend ko nagagalit at gusto niyang iwasan ko yung kaibigan ko. Aba, teka lang. Dahil hindi daw magandang tignan na close kami. Mm-hmm. Oy, ayokong sunduin yung girlfriend ko pero baka kami naman ang mag-away. Paano to? Oh, paano yan? Shubi, paano yes. kaya? Si Roxy. Si Roxy muna, Roxy. Si Roxy. Okay. Tingin ko yung lalaki yung tama. Mm-hmm. Kasi una naman niya nakilala yung best friend bago ako. Tsaka hindi tama yun na, ano, sa'yo lang iikot yung mundo niya. Siyempre, kailangan niya ng friends. And, yes. Diba? And, their sexuality does not define them. Grabe. John! Grabe, no? De, ako rin siguro medyo mag-agree din ako kay Roxy. Kasi syempre, masarap din yung wala kang iniiwasang tao. Kumbaga, kaibigan mo lahat. Tsaka kung ayaw mo mag-isip si girlfriend or partner mo, isama mo na lang siguro sa girlfriend sa mga lakad nyo. Para feel na feel niya na safe siya, di ba? Ayan, parang pwede rin. Oo, hindi. Ako kasi, sa totoo lang, dapat hindi lang ang relationship na romantic ang binibigyan natin ng halaga. Yung friendship na relationship, minsan mas matindi pa yan eh. Kasi sila yung mga kasama mo sa almost lahat na parte ng buhay mo. At saka, katulad nga ng sinabi ni Roxy, kung ano man yung pagkatao niya, dapat you should exclude that out of the situation. Kasi dapat kung paano kayo kumonekta sa isa't isa, yun yung dapat manguna. Correct. O ikaw naman, mamang. Ikaw naman. At eto naman, dude, para kay girlfriend, ito para kay kumalma ka ha, ito yan. The fact na nag-out yung gay friend nung doon sa boyfriend mo, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan yung yes. boyfriend mo. Uh-oh. And, kasi marami ako mga anak-anakan na mga LGBTQ dyan sa paligid-ligid, mga anak-anakan ko yan. Ang hirap ng, alam mo yung kinikim-kim nila, kaya happy ako na may naglalabas talaga ng totoong damdamin. Oo, ganun. Tama yan, mamang. O diba? Kayo po mga tiktropa, mag-comment kayo sa aming mga pages dahil pwedeng-pwede kayo manalo ng sure prize na 1,000 pesos! Ihandaan nyo po yung mga comment nyo, pero time check! Mamigay na tayo ng Ampo Blessings. Maglaro na tayo dito po sa... Hale! Hale! Hoy! Sa green team, nandiyan si Shubi and Kim at maglalaro naman sa pink team si John and Roxy. Para sa kanilang first game, lalaroin nila ang Luksong Timba. Please watch this. Let's go! Habang may timba sa ulo, magja-jump rope ang mga players papunta sa finish line. At dito, isasalin ang mga bola na nasa ulo nila. Salitan sa pag-jump rope ang players ng bawat team para makaipon ng mga bola. Ang team na may pinakamaraming naipong bola within the time limit ang siyang panalo. Ayan. Eto na ba? Ready na ang ating mga players. You have 1 minute. TikTok clock! Happy time na! Go, Julia! Hala, sige! Next is, nakatahaya si Shubi. Ay, na-shoot lahat. Slowly but surely, Bilis! Dali! Si Roxy, maging ang dalawang ano lang, Ibang klase, Roxy! Ibang klase! Competitive! Dali! 20 seconds! Ay! Dali! 15! Kim, bilisan mo, Kim! Hey! Go! Dali! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Okay, ganito na lang. Dali, mukhang mahirap to, Compare natin. Mukhang mas marami ang pink! Tay! Wait, sabi ng mga judges natin? Ang feeling ko... Hindi, mas marami po yung pink team. Pink! Mas marami po ang pink team! Pink team! Para pwede pong bumawi ang ating green team dahil may round 2 pa tayo maya-maya. Eto na nga, anong team ang makakakuha kaya ng blessings? Eto na po, round 2 na sa pagbabalik ng... TikTok Live!